Biyernes ng gabi noong September 1995, isang pamilya sa Santa Rosa, Laguna ang kakauwi lang sa bahay galing sa acquaintance party ng panganay na anak. Medyo late na sila nakarating sa bahay kaya pasado hating gabi na nang makapagbihis at makahiga sa pagtulog ang bawat isa. Isa lang itong normal na gabi para sa lahat, kahit kasulukuyang wala sa bahay ang padre de pamilya. Pero walang kamalay-malay ang pamilyang ito na minamanmana na ang kanilang tahanan. At ilang oras lang matapos nilang matulog ay may nagbabadyang panganib sa kanilang buhay. Bago po ako magsimula, gusto ko munang sabihin na I meant no disrespect sa mga biktima ng case na ito. Lahat ng ikukwento ko ay mga impormasyon lamang na nakalap ko sa iba't ibang sources sa internet. Kung trip nyo ang mga kwentong krimen, kababalaghan o kahit anong kakaiba, please subscribe at pakilike ang video na to para i-recommend ni YouTube sa iba't ibang tao ang ating mga videos. So, simulan na natin. Tinaguri ang Lion City of the Philippines sa lalawigan ng Laguna, ang siyudad ng Santa Rosa. Dito matatagpuan ang malalaking manufacturing plant ng Toyota, Mond Nissin at Coca-Cola among other things. Kung lagi mo napapansin yung mga higanting kan ng soft drink sa bandang kanan kapag lumalabas ka sa Santa Rosa exit ng SLEX, dyan yun. Narito rin ang mga pasyalo na Paseo de Santa Rosa, Nuvali at Enchanted Kingdom na madalas nasa itinerary ng mga school field trip sa ilang bahagi ng Luzon. Isama mo pa ang iba't ibang real estate developments at ang mga ito ang contributing factors sa malaking annual income ng Santa Rosa City na kinakatawan ang simbolo ng leon, hence the name, the Lion City. At dito rin nabibili ang pinakamatinding 3M's pansit sa Barangay Pook. Pero noong early 1990s, nung hindi pa city ang Santa Rosa, isa lang itong payak na lugar na may mangilan-ilang mga nakatayong negosyo at maraming malalawak na bukirin. Pero sa dekadang to nagsimula nang sumikip ang mga kalsada dahil sa mga subdivision at mga establishment na unti-unti na nagsusulputan. At sa panahon ding to, since wala pang pasyalan sa Santa Rosa, pag holiday or family day, para maging extra special ay sasadyain mo pang lumuwas para makagala. At dahil wala pang smartphone noon, mas tight-knit o mas close ang bawat family member, lalo sa magkakapatid dahil wala pang lulong sa social media o sa internet, na aminin na natin, madalas ngayon nagiging sanhi ng pagkakanya-kanya sa loob ng bahay. Noong taong 1995, naninirahan ang Payumo family sa Panoramaville Subdivision sa Barangay Dita. So mula sa pagkakadescribe ko kung ano ang buhay noon sa Santa Rosa, mapipicture out nyo na bilang 11 years old, si Helen Grace Payumo, o tawagin natin sa palayo na sweet, ay mostly napupunan ng araw sa pagpasok sa eskwelahan, sa paggawa ng assignment, sa pakikipagbanding sa mga kaibigan, at sa panonood ng TV sa loob ng bahay. At maaaring it's fair to assume na close sila ng kanyang mga kapatid na sina John Anton, 13 anyos, Maria Angela Ormaan, 15 anyos, at ang panganay na si Joanna Rose o Joanne, 17 anyos. Although tanggap na ng magkakapatid na sa puntong ito ay may lamat na ang relasyon ng kanilang mga magulang na sina Nancy at Angelito, dahil sa mga hindi pagkakaunawaan, umaasa pa rin sila one way or another, lalo na ang bunsong si Sweet na mabubuo muli ang kanilang pamilya. Gabi noong September 8, 1995, late na nakauwi ng bahay ang pamilya Payumo dahil sinamahan nila si Joanne sa kanyang acquaintance party. Since wala nga ang kanilang tatay at tanging si Nancy lang ang maaaring sumundo, ayaw naman itong iwanan sila Sweet sa bahay dahil mga minor de edad pa. Kaya I suppose sumama silang lahat. So 10 oras na ng gabi nang makarating sila sa bahay. At dahil mga pagod na, kanya-kanya silang pasok na sa kwarto. Pagkatapos magbihis, dumiretso na si Sweet sa higaan niya kung saan katabi niya sa pagtulog ang kanyang ate Maan. Pagkahiga ay automatic ang mahabang hikab sabay dalaw ng antok. At saka nakatulog ang bata. Madaling araw noong September 9, 1995, so kinabukasan na to ng early morning, sa kasarapan ng kanyang tulog ay biglan na alimpungatan si Sweet. Noong unay akala niya dahil lang sa lamig at ingay na dala ng lakas ng ulan. Pero maya-maya, narinig na naman niya yung tunog. May kumakalabog at umiiyak na nanggagaling sa labas ng pinto ng kanilang kwarto. Ang tantsa niya nagmumula sa sala. Narinig din ito ng kanyang ate Maan na nagising din at nakaupo na mula sa pagkakahiga. So tuloy-tuloy yung ingay na parang may kinakaladkad at umiiyak. At dito napatingin si Maan kay Sweet. Maaaring para i-confirm mentally sa kanyang kapatid na naririnig mo rin yung naririnig ko, diba? Now, sa murang edad na 11 years old, kapag nakarinig ka ng ingay mula sa labas ng kwarto at hindi ka sure kung ano o saan galing yung sound na yun, most likely hindi sasagi sa isip mo na may akyat bahay o magnanakaw na nanloob dahil inosente pa ang utak mo sa mga ganong klaseng tao.
ang mauuna mong iisipin ay baka may multo o kahit ano nakakatakot sa imagination mo bilang bata. Kaya understandably, nagmamakaawa si Sweet sa kanyang ate Maan na huwag lumabas ng kwarto dahil nag-decide itong lumabas para i-check kung saan ang gagaling yung ingay. So habang naglalakad ang kanyang ate Maan papunta sa pintuan, tinitignan siya ni Sweet. Hindi na binuksan ni Maan ang ilaw. Dire-diretso siya palabas ng kwarto hanggang mawala siya sa paningin ni Sweet. At dahil medyo nakaawang ang pintuan sa kwarto, mas malakas na sigaw ang sunod na narinig ni Sweet. Pero this time, sigurado siya na ang boses ay galing sa kanyang ate Joanne. Kaya dito na siya napatayo at naglakad palabas ng kwarto dahil sa pag-aalala sa kanyang ate. At nang makalabas siya at maanilag niya kung ano ang nangyayari, mas kinilabutan siya dito beyond her imagination. Paglabas niya ng kwarto ay nakita kaagad ni Sweet ang kanyang mami Nancy na nakatagilid sa sahig katabi ng pintuan ng CR. Nakagapo sa mga kamay at paa nito, umiiyak habang may piring ang mata at nag-i-struggle sa pagmamakaawa dahil nakatali ng tela ang kanyang bibig. May lalaking nakatayo sa tabi ng mami niya at nagkatinginan sila ni Sweet ng ilang segundo. Pero dinala agad siya nito papunta sa may sala. Dito nakita ni Sweet ang kanyang ate Maan na tinatali ng isa pang lalaki malapit sa may dining table. At paglingon niya sa may sala na medyo may kadiliman at naliliwanagan lang ng konti mula sa ilaw sa labas, nakita niyang ginagapos din ang kanyang kuya John Anton sa may bandang TV. At ang kanyang ate Joanne naman ay nakatali na ang mga kamay at paa, may busal at may blindfold at nakadapa ito sa sofa. Maya-maya ay nilapitan si Sweet ng lalaking nagtali sa kanyang kuya, pinadapa siya at sinimulang igapos ang kanyang mga kamay. Sa kalagitnaan nito ay biglang nagsalita ang lalaki na kailangan nila itong gawin sa kanyang pamilya dahil may atraso umano ang kanilang ama. Sa puntong ito ay nagsimula ng umiyak sa takot ang bata. It's too much para sa 11 years old na makitang ginapos, nag-iiyakan at nagmamakaawa ang kanyang pamilya. Lalo pa kapag ikaw na mismo ang tinatali. Dahil sa isip mo bilang bata, bakit kailangan gawin din sa akin ito? At nang malagyan na rin siya ng blindfold, naririnig ni Sweet na nag-uusap yung mga lalaki. Narinig at naramdaman din niya na pumasok ang mga ito sa loob ng isa sa mga kwarto. At sa kalagitnaan ng panic at sa struggle to make sense sa mga nangyayari, napagtanto ni Sweet na kilala niya ang isa sa mga lalaki. Noong una ay hindi kaagad nag-click sa isip niya na magkatinginan sila paglabas niya ng kwarto dahil nga kinakabahan siya. Pero nung napakinggan niya ang boses nito, sigurado si Sweet na ang isa sa mga lalaki ay ang kanyang Tito Imoy na kaibigan ng kanyang daddy. Maya-maya, paglabas ng mga lalaki sa loob ng kwarto ay hinila nila isa-isa ang mga kababaihan. Habang hawak si Sweet nung isang lalaki dahil manipis yung tela nakatali sa kanyang mata at medyo maluwag yung pagkakatali, dumulas ito ng konti pababa dahilan para makita ni Sweet na dinala sila sa loob ng master's bedroom. Kasama niya ang mga ate niyang si Joanne at Maan, pati ang kanilang mami. So naiwan sa labas ng kwarto ang kanyang kuya John Anton kasama ng isang lalaki. Inupo sila Sweet sa sahig sa may tabi ng kama. Patay din ang ilaw sa loob ng kwarto pero naaaninag ng konti ni Sweet yung mga lalaki, pati ang kanyang mga ate at mami na patuloy pa rin sa pag-iyak. So habang nakatingin si Sweet doon sa isang lalaki, bigla ito naglakad papunta doon sa cabinet. Binuksan yung cabinet at hinalughog yung mga gamit doon sa loob. So ang tingin ni Sweet may hinahanap. At pagkatapos ng lalaki doon sa cabinet, sa di inaasahan, totally unprovoked at walang pag-aalinlangan, nagsimulang pagsasaksakin ng isang lalaki ang kanilang mami Nancy. Naka-blindfold ang dalawang ate ni Sweet kaya nakapag-react lang sila sa sigaw na nanggagaling sa kanilang ina. Pero yung sunod-sunod na pangyayari ay nasaksihan ng dalawang mata ng 11 years old na bata. Matapos ang kanilang mami ay sinunod ang kanyang ate Joanne at ang kanyang ate Maan. Habang nangyayari ito ay narinig din ni Sweet ang kanyang kuya John Anton mula sa labas ng kwarto na sumisigaw at nagmamakaawa sa kanyang buhay. Sa kalagitnaan ng mga iyak at sigaw na sumabay sa malakas na buhos ng ulan, nabulaga ng matinding sakit si Sweet sa kanyang mukha, dahilan para mapatilapon siya sa sahig. Pagtingin niya pataas ay nakatayo yung lalaki na may hawak na mahabang kahoy na replika ng rifle. At ito yung ginamit na panghampas sa mukha ni Sweet. Hinampas ulit ito sa bata pero sa binti tumama, maaaring dahil sa defensive reflex ni Sweet. Kaya nilapitan agad siya ng lalaki, hawak ang patalim at sinaksak ito sa kaliwang bahagi ng kanyang leeg. Sa puntong ito ay tanggap na ni Sweet ang susunod na mangyayari. Sa posibleng huling moment ng kanyang buhay, ang Panginoong Diyos ang kanyang naisip. Napakagat ng madiin si Sweet dahil sa sakit nang maramdaman niyang inikot-ikot yung kutsilyo na nakatarak sa kanyang leeg, dahilan para mawalan siya ng malay. Pag nalagay kasi ang katawan mo sa sobrang stress, tulad ng pakiramdam na sobrang painful,
bababa ng sobra ang blood pressure mo dahilan para magkulang yung oxygen na umaakyat sa iyong utak. Kaya nahihimatay ang tao. At nang nakahandusay na ang bata, sinaksak muli siya for the last time sa kanyang balakang. May kapitbahay na nakarinig ng pangyayaring ito nung madaling araw sa kabila ng malakas na ulan. May witness na nagsabing may narinig umano siyang boses mula sa bahay ng mga payumo na sigurado siyang ang sinabi, "Diyos ko po, Diyos ko po." Pero isang beses lang daw niya ito narinig at hindi na umulit. Pero dahil mostly peaceful at tahimik sa barangay Dita nung panahong yun, hindi sumagi sa isip ng witness na may karumal-dumal na nangyayari sa loob ng Payumo residence. Alauna ng hapon noon ding September 9 nang puntahan ng mga kumare ni Nancy Payumo ang kanilang bahay. At binuksan ng mga ito mula sa labas yung bintana sa kwarto para silipin sa loob kung may tao. So matapos nila mabuksan, hinawi nila ng konti yung kurtina. Dalawang layer kasi ng kurtina yung nakatakip sa bintana. At nahaaninag nilang may mga natutulog sa loob at inakala nilang natutulog lang ang mga ito. So nagawa na nilang sumilip sa loob kasi nagtataka sila na simula nung umaga wala pa rin miyembro ng pamilya Payumo ang lumalabas sa bahay. Pero lalo sila nag-alala dahil sa kabila ng malakas na pagtawag mula dun sa bintana, wala pa rin bumabangon sa pamilya Payumo para sumagot. Dito na nila natuklasan ang malagim na sinapit ng pamilya. Matapos humingi ng tulong ang mga kapitbahay sa Homeowners Association para mabuksan ang main door ng bahay. Pero sa kalagitnaan ng shock at pagdadalamhati ng mga malalapit sa pamilya, may nakapansin kay Sweet na duguan ng katawan, nakaupo sa sahig at nakasandal sa pader, na gumagalaw ang dibdib at nabuhayan ng lahat nang madiskubring humihinga pa siya kaya dali-dali siyang tinakbo sa pinakamalapit na ospital at kalaunay kailangan i-transfer si Sweet sa Makati Medical Center para sa mas critical na gamutan. Sa puntong ito, maaari tayo mag-speculate na malinaw ang intensyon ng mga sospek bago sila pumasok sa tahanan ng mga Payumo. Unang-una, hindi sila nag-bother na magtakip ng muka, prompting them na hindi talaga mag-iwan ng witness. Pangalawa, ay yung paghahalughog sa cabinet prior sa pagpaslang sa pamilya, na maaaring gustong pagmukaing robbery. Pero ang hindi nila na-anticipate, ay matapos sabihin sa isang biktima na personal ang kanilang motibo, ay yung biktima mismong yun ang nakasurvive sa karumal-dumal nilang krimen. Ilang araw matapos magising si Sweet sa kanyang coma at dineklara na ng kanyang doktor na pwede na siyang tanungin tungkol sa kaso, hindi nag-aksaya ng oras sa mga investigador. Sinubukan muna nilang tanungin si Sweet tungkol sa mga basic detail ng kaso, just to test kung may nare-recall siya sa mga pangyayari. Tulad ng kung ilan yung bilang ng natatandaan niyang ng loob, yung mga itsura at yung mga gender nila. At sa puntong ito ay meron na mga persons of interest ang mga otoridad. Dito na nilatag sa harap ni Sweet ang mga picture ng potential suspect na nanloob sa bahay ng mga Payumo. Now keep in mind na itong questioning na to ay ilang araw pa lang ang lumipas nang magising si Sweet sa ospital. Maaaring groggy pa siya sa mga gamot at baka nararamdaman pa niya yung mga injuries niya. At sariwang sariwa pa yung kanyang traumatic experience. At lahat ng yan ay daladala ng 11 years old na bata. Kaya sa kalagitnaan ng concentration ni Sweet sa pag-alala ng mga itsura ng nanloob sa kanilang bahay, habang nakatitig siya sa mga litratong nasa harapan niya, bumalik ulit sa isip niya ang kanyang tito Imoy. Sigurado siyang matalik sila magkaibigan ng kanyang daddy. Kaya nagtataka siya kung bakit kasama ito sa nanloob sa kanila. At sa takot na baka madamay ang kanyang daddy kapag binanggit niya ang kanyang tito Imoy at baka balikan siya ng mga kasama nito, tinuro ni Sweet instead ang tatlong litrato ng lalaki na pawang mga menor de edad. Makalipas ang 4 na buwan nang unti-unti nang bumabalik ang lakas ni Sweet, physically at mentally, at buo na ang tiwala niya sa mga otoridad sa proteksyon ng mga ito. Sinalaysay ulit ni Sweet sa mga investigador ang detalye ng krimen. Pero this time, hindi na yung mga menor de edad ang suspect. Ang tinukoy na niyang mga nanloob sa kanilang tahanan ay sina Francisco Lapis, Edmond Delmo at Maximo Delmo na tinatawag niyang Tito Imoy. Sa hearing, hindi natinag si Sweet sa 4 na defense attorney na kumwestiyon sa kanyang kwento. Consistent at highly probable ang kanyang mga sagot kahit pa binabalibaliktad yung mga tanong para hanapan siya ng butas. Sa kanyang testimonya, si Francisco Lapis ang walang habas na nanaksak sa kanya sa ina nilang si Nancy at sa mga ate niyang si Maan at Joanne. Medyo roller coaster ride tong Payumo Massacre trial dahil sa bandang huli ay kine-claim ng mga convicted na suspect na na-frame lang sila ng mga pulis at hindi sila ang gumawa ng krimen. Kaya we may never know ang totoong motibo o kung ano yung totoong dahilan kung bakit kailangan patayin ang buong pamilya ni Sweet. At sa tatay naman ng pamilya na si Angelito Payumo, wala akong makita na excerpt sa internet na galing sa salaysay niya.
kasi ang kinukwento ni Sweet ay may atraso ang kanilang daddy, kaya umano sila pinaslang. Pero in the end, korte pa rin ang nag-decide. Kaya initially, nahatulan sina Francisco Lapis, si Imoy at si Edmond Delmo ng death penalty. At life sentence naman kay Danilo Lapis dahil accessory lang umano siya sa krimen. At hindi siya mismo yung nag-inflict ng harm. Pero makalipas ang ilang taon, inalis ang death penalty ng tatlo at binaba ito sa life sentence. Pero in fairness, ibang klase din namang mind game kapag pinatawan ka ng death penalty. Dahil ikaw bilang kriminal na nakapila sa death row, never mong malalaman kung kailan ka isasalang. Gigising ka araw-araw na maaaring balisa, iniisip at nag-aalala kung kailan ka i-execute. Bukas, sa makalawa, next week. At yung anxiety na yun minsan, sapat ng parusa para sa mga kriminal na nag-commit ng heinous crime. Marami pong salamat sa pananood hanggang sa dulo. Bago matapos itong video, shout out sa mga magagandang lalaki at babae na sumusuporta sa ating channel. Kay J. Mark Felicilda, ingat sa pag-gym pare. Chile Marie, Regina Jane Urbano, and Maan Colibar. Ingat po kayo palagi at naway maging mas matamis ang inyong Valentines.